February. Kaya happy birthday sa lahat ng February birthday celebrant. Unang Webes ng buwan, kaya alam na this best, dear best na naman. Hindi ko na patatagalin pa, simulan ko nang basahin ang sulat ng ating sender of the month. Dear best, nainis ako sa boyfriend ko kasi never pa niya akong binibigyan ng bulaklak. Don't judge me, best, pero I love flowers kasi. Kaya naiinggit ako sa iba na binibigyan ng flowers ng mga boyfriend nila. Minsan natanong ko sa sarili kung may gusto ba talaga ang boyfriend ko sa akin. Kasi never pa niya akong binigyan ng bulaklak. Oo, best, ang babaw ko kasi gusto kong bigyan ako ng flowers ng boyfriend ko. Para sa akin kasi, nakakilig ang makatanggap ng bulaklak mula sa lalaki, lalo na kung galing sa boyfriend. Bakit kaya, best, di ako binigyan ng bulaklak ng boyfriend ko? Napaisip tuloy ako minsan kung di ba ako karapat-dapat bigyan ng bulaklak. Mali ba ako, best, kung gusto kong bigyan ako ng bulaklak ng boyfriend ko? Ganon lang ka-short ang sulat ng ating sender of the month, mga best. Yung problema na short, pero parang napakalaki ng problema ng ating sender of the month. Siguro, pag nakakarelate ka sa ating sender of the month, maiintindihan mo ang nararamdaman ng ating sender. Kasi ako, best, hindi ako makakarelate kasi hindi ako mahilig sa bulaklak. Ayokong binibigyan ako ng bulaklak kasi nasasayangan ako na mamatay lang. Mabilis lang, di ba? Namamatay agad. So, parang nasasayangan ako. Buti kong pagkain kasi nakakain ko. Sabay ganun. Hindi talaga. Parang hindi naman sa ungrateful. Pag may nagbigay, thank you. Pero hindi yung gusto kong bigyan ako ng bulaklak kasi nga ayoko ng bulaklak. Ako lang siguro yung babae na hindi mahilig sa bulaklak. Kasi nga, nasasayangan ako. Kasi namamatay lang din. Kaya hindi ko siya ma-appreciate. Kasi at lalo na yung mga cut flowers na ginagawa lang pan-display. Para saan? Para ano? Sabihin na. Kasi hindi ko alam. Basta hindi ko gusto ang cut flowers. Sabi nga nakakilig daw, nabigyan ng bulaklak. Hindi naman. Kasi nga, yung bulaklak, naawa ko sa bulaklak. Kasi yung bulaklak namamatay. So, parang wala lang din. Hindi ko alam kung para saan. Para saan pa yung bulaklak, diba? Kaya nga yung mga nagbibigay sa akin ng bulaklak, parang gusto kong huwag niyo akong bigyan ng bulaklak. Eh, hindi naman nila alam. So, kung napanood mo to, huwag mo akong bigyan ng bulaklak. Kasi hindi ko gusto nabigyan ako ng bulaklak. Kasi nga ayaw ko ng bulaklak. Dahil nasasayangan ako, namamatay lang. Hindi ko kasi makakain. Tapos ilang araw lang patay na. So, ayoko, parang sayang lang yung pera mo. So, may ganun. So, sa ating sender of the month, no, siguro may dahilan naman yung boyfriend mo kung bakit hindi ka binigyan ng bulaklak. Unang-una, dapat sabihin mo sa boyfriend mo, tinanong mo na ba yung boyfriend mo kung bakit hindi kanya binibigyan ng bulaklak? Sinabihan mo na ba yung boyfriend mo na gusto mong bigyan kanya ng bulaklak? At saka, tinanong mo na ba yung boyfriend mo kung bakit hindi kanya binigyan ng bulaklak? Dapat yung boyfriend mo ang tanungin mo, best, kasi siya lang ang makakasagot sa tanong ng isip mo para magkaliwanagan kayo ng boyfriend mo. So, best, ano ba tong boyfriend mo? May trabaho ba or wala? Kung walang trabaho ang boyfriend mo at umaasa lang sa magulang mo, best, huwag ka namang mag-expect sa boyfriend mo na bigyan ka niya ng bulaklak kasi wala yung pera. Manghihingi sa magulang para pambili sa'yo ng bulaklak. Ma-appreciate mo ba yon na sa magulang galing yung perang pambili ng bulaklak? Kawawa naman yung magulang, best. Kung halimbawa may trabaho yung boyfriend mo, akala mo may pambili ng bulaklak, malay mo, best, yung pera niya saktong-sakto lang, yung sahod niya saktong-sakto lang, walang extra pambili ng bulaklak.
Eh, kung mayaman yung boyfriend mo, tsaka ka mag-expect na bigyan ng bulaklak kasi maraming pera, maraming pambili ng bulaklak, sabihin mo muna sa boyfriend mo, baka wala siyang alam kung ano ang gusto ng babae, malay mo, di ba? First time kanya, kaya wala siyang alam kung ano ang gagawin, sabihin mo, best, kung ano ang gusto mong mangyari. Sabihin mo na gusto mong bigyan ka niya ng bulaklak para magkalinawan kayo, hindi yung mag-expect ka, magsama ang loob mo kung bakit hindi kanya binigyan ng bulaklak, diba? Ganun yun, best, kung para magkalinawan, para alam mo ang sagot sa tanong mo, ang boyfriend mo lang ang makakasagot sa tanong ng isip mo kung bakit hindi kanya binigyan ng bulaklak. Maraming maraming salamat sa pag-share ng iyong story, Center of the Month. And sana makakatulong yung sinabi ko sa'yo, o kaya isa sa mga nakikinig ngayon ay mag-comment at makakatulong yung comment niya sa'yo. And sana magkalinawan kayo ng boyfriend mo. Happy February! Sa mga nanood ngayon, maraming salamat sa panonood at pakikinig. See you next unang Webes ng Buwan. Salamat sa panonood. Thank you for watching. Don't forget to subscribe to get updates for a new video.